Maria, emang pula mana si Alvin? Ah, si Pepe. Yang minuman ada minuman kalau bermahu dulu. Nah, siapa ni nak? Siguro ang dalaw ko sa tabi-tabi sa dalaw. Oh, eh, kung lagi sa tabi-tabi ni, tatay big babae na tabulo dito? Alam mo na naman si Pepe, dahil nga mo nito ulit ng pagkain. Para sa inyo. Ang hirap, ba't hindi sumating niyo kung nabubuto? Ang hirap ko siya din patung-patung kailangan na magkasal-sal tayo. Ako ay nagmamatay. Alam ko, patato na, hindi pa niwarap eh. Muy bien, Pedro. Te merece. Un momento, ¿dónde? ¿Dónde puede más la madura? ¿Dónde está la María Taina? Dito na aksidente. Nabangga ang kotse nito yung selak sa mana. Nakasama ka niyang asawa. Kamusta po sila? Oy! Oy! Mga kasama! Meron pa na matay? Okay na lang eh! Dito ko lalaki, patay na. Sigaw naman niya po. Malumba ang babae. Nasisiguro ba niya? Island wide.
Ring? Ring? Ano ba, Pepe? Hayikin? Kayo ba si Cherry? Dito na natin. Cherry! Cherry! May tao! Pepe! Maligayang pasti sa'yo, Cherry. Maligayang pasti sa'yo. Mas nabista. Wala ka na pa dyan. Alam na tayo, panaraw-naraw lang niya. Pag-asam mo na. Huwag na, salamat. Aantay na ko naman ako eh. Baka ayaw mo lang naman magustang damit mo. Ah, hindi naman. Talaga nagmamadali ako eh. Aantay na ko naman eh. Punta na ako, ha? Sandali lang, Pepe. Wala na nagmamadali ka. Eh, ang ganda ng damit mo. Bago ba ito? Hindi kasi. Alam mo na, iba tayo eh. Ano ba ito mas kini sa akin, Pepe? Huwag natin pag-usapan yan. Sa pang araw na. Bakit ko naman ngayon na ito? Oo nga eh. Lawan-lawa tayo eh. May pangasama ko din bilang siya. Punta na ako ha. Sadali nga, Pepe. Ano yun? Ano ba ito naman sasabihin sa akin? Meron. Ano yun? Yung tiyo mo, sabi mo, mag-ingat siya. Bubuntalin ko yan. Ha? Merry Christmas! Malaman ko ang buong katotohanan.
Inarantam ko sabihin sa inyo na ako'y may isang marangal na pangalan dapat gunin. Ito na ang kaluluyang pagtuntong ko sa tahanan ito. Hindi akong maging isang laksama na. Ito isang kasiraan sa angkan na laksama na. Mama, kailangan ko ninyo ang aming paniniwala. Patawarin mo po ang mga sa kanyang mga Dahil hindi ka datang ko, sabi mo kanina pang nandito, ha? Bakit? Ano na yan?
Huwag kang tanong ng tanong. Sino mga galing dito? Wala. Magsabi ng totoo, sino nang galing dito? Ah, si Pedro at si Berto. Nasa ba naman sila dito? Mula ngayon, hindi na dadalit yung mga halik niyo. Bakit? Pinag-gugulpi ko, pinag-bubuntal ko ron. Sino kaibigan ko lang naman yun eh? Kaibigan, pinakaibigan. Basta ayaw kong meron lalaking paparito dito. Kaibigan. Kanin ito? Kasi ako. Pag-view mo. Mula ngayon, huwag magalap ng medyo ng lalaki. Kaya tatay mo, pag-view mo. May taong bahaw nga. Bakit ito? Ikaw naman palagi nilang nakagalit sa akin. Hindi ko lang malaman kung ano yung gagawin ko. Wala ka pa naman pinagtatapat sa akin. Kahit na ano. Anong ibig mo pagtapat ko sa'yo? Wala ka bang nahalata sa akin? Wala. Kaya nang hirap siya, wala kang pakiramdam eh. Nakikipagbugbugan ako ng dahil siya, hindi pa naramdaman. Hindi ko naman lang ako yung gagawin ko. Hindi ko na sumunod at sana. Kanino ka mag-asawa? Kanino? Wala ka bang pakiramdam? Nararamdaman ko yun. Sino bang ayaw mag-asawa ko? Talagang gusto ko makipagsambibib sa'yo eh. Alam na nabubusit ako, hindi malam ko anong gagawin ko. Wala kang hanap buhay, palaging broke. Guys, yung damit na ito, alam ba kung saan galing ito? Pero mo siya sabi eh. Hindi nahihirap sa'yo, bakit hindi mo itanong kung saan galing yung damit na ito? Galing ito sa mama ko, siya ang bumili nito. Kuhan pa ng mga kapatid ko. Kanya ako minsan, nahihiya ako eh. Kung magpakamatay na tuloy. Ibig kong mag-asawa, walang magagawa. Tengan mo na! Nakausap ka, alis ka. Sige, kagalitan mo ako. Alam kong wala akong kwenta. Baliwala ako. Kagalitan mo ako. Sumbatan mo ako. Sige, mag-alis ka. Ibig kong kagalitan ka. Ngunit, ay huwag ko nga ba? Hindi ko makawa. Salamat mo. Dona Maria? Meron mo nag-anap sa inyo sa nalaki. Sino? Ang daw dito. Ano po? Kayo daw ang hindi makausap. Ang mga tanga pupunta. Tawag mo lang ako. Masakit nga bang mama mo? Alam mo palang may sakit. Ba't ngayon ka lang dumating? Mamadali nga ako eh. Bilis na bilis ka. Saan ka pupunta? Eh, nahirap siya lahat ka lang yung magsukan mo eh. Diba saan ako pumunta? Ba't sakit ka alam ka? Sa pumalikan siya saan, alagaan mo mama. May sakit yun. Kawawa naman. Bakit ka nang magagalit? Hindi ako nagagalit. Nabubusok lang ako talaga. Gali ko yun eh. Kailan ka babalik? Kailan hirap siya. Usisa ka ng usisa eh. Tapos tinatanong mo. Diba kailan ako bumalik eh? Saan ako pumunta? Huwag mo akong tatanungin. Kailan nga takap? Tanong ka ng tanong. Iyan mo. Hindi pa kayong makasalo. Hindi ko sa tatanungin. Ikaw talagang baliktad lahat ko. Kung tayo kasama, tanungin mo ko ng tanungin kung magkasama na tayo. Kung hindi pa tayo kasama, huwag mo ko tatanungin.
ba na ibig mo tanong sa akin eh? Sasagutin ko kung mag-asawa na tayo. Huwag ka sanang magagalit. Hindi ako nagagalit. Nakakainis ka. Saan ang pupunta? Sabi mo pumunta ako kay Kaan. Pumunta kay Kaan, wala pang autobus. Pagkantay ka muna dyan. Gusto na ako iwanan na kita. Kala ko ayaw na tumakita. Hindi mo kung magsalita ka. Masakit ka kung magsalita. Sino sabi siya ayaw kita makita? Gusto kita makita araw-araw, oras-oras. Alam na hindi alam mo kung pinili sa'yo. Ito na ang bus. Saka na ha. Mayayaman pa ang Pilipinin niyo, di mo sabuti? Anong patna? Di ba sumabot ang ulo mo? Ako, mama! Huwag mo! Maawa kayo, natatapos mo kami! Maawa sana kayo! Ay! Matapos mo ba? Ay! Sa mga bubay, ginagalan namin eh, lalo sa pagandang katulad mo. Di ba patan, di ba? Para sa akin, yung lalaki magbuhat na kamay sa babae. Ang pangalan niyo? Sir, nagsama na. Sama na? Napit ako ng dalawang taon dahil sa tanggawa ng isang abogadong pangangalan ay may nagsama na. Ano ba yun? Pagkip ko, pati mo? Mangyo! Wala naman niya yun. Hindi kapatid niya. Eh, ano mo naman si Dr. Albert sa nagsama na? Pagkip ko. Kapatid mo? Wala po! Karansin natin ito. Naalala ba namang hold up ako sa pampas? Nagboga ako ng repa nito. Kapatid nga, nagtiktok ang buhay ko. Pari po, karansin natin ito, ha? Ito talagang leba ka sa lahat ng bata ko. Isang karang gagawa ng gusto, parsupa! Eh, yung pare sa mamandalo yun, alam mo yun? Kapatid ko? Bata ko yun! Alam mo, Lupong,
Nung nakaraang linggo, sinabinyagan ko anak ko. Kasi usap ako sa pari nyo, naslawan-lawa ako eh. Okay. Binyagan naman ang naawa sa akin eh. Naawa? Oo, baka natapos mo sa mga. Tinanong pa nga kung katoliko ko eh. Eh sinabi kong oo, eh gusto niya mangumpital ako. Yung doon hindi kami nagtasimpin sa loob. Bakit? Pati hindi ka mangumpital. Eh sinagap pala eh. Alam mo, mabuti para sa inyo eh. Hindi pa matawain ka ng kasalanan. Gumawa ka ng gumawa na kahit anong kasalanan, basta mangumpital ka, amanit na. Pero kung ulul ka o ang hina mo? Ano yung sipopulis ka mo nalang kasama na? Kapatid ko. Alas ka ha? Post, kesulin natin, baka isin pa tayo. Diyan mo siya, kung balas ka niya. Alas ka nga ba? Anong malas? Natanong ko sa'yo kung sikreta ka. Hindi, yung kapatid ko, siya ang sipopulis. Pero ako walang kinalaman sa kanya. Kami, pito kami magkakapatid. Lagi na pero mabuting katayuan. Ako lang ganito. Siguro, pare-pareho lamang tayo eh. Kanya kung mara, ibigyan niya ako ng pagkakataon. Kung ako mapatay niyo ngayon, sasagutin pa niyo sa may kapangyarihan. Huwag ko bigyan ng pagkakataon ang umano niyo, baka makatulong ako sa inyo. Anong yung pera ko sa silangan ng pagkakataon? Kapatid ko rin yung hayop na yun eh. Kapatid, mabuti yung kailangan natin. Huwag mo mumurahin yun, hindi nga yun yun. Kita niyo na. Meron siyang magagawang magaling para sa atin. Well, ano mong galing mo eh? Ano naman ang gagamit? Nakaka na magsaling siya. Oh. Wala ngayon ha? Hindi kang tatabi sa akin ha? Mas kilat ka ng lakad. Ha? Ayun na. Oo, huwag kong balas yun. Pagmasdanin niyo siya, Ginoong Pukon, ang matandang babae niya na mahina at may sakit, na ang kanyang mga luha ay lihim na namamalispi sa kanyang mga pisngi. Iyan ang ina ng nasasakdal ngayon na si Jose Laksamana. Iyan ang ina ng hepe ng pulisya ng Maynila, si Coronel Ramon Laksamana. Iyan ang ina ng kaherong Victor Laksamana. Iyan ang ina ng bantog na mga awit na si Amado Laksamana. Iyan ang ina ng dalubhasang doktor na si Alberto Laksamana. Iyan ang ina ni Padre Juan Laksamana. Iyan ang aking ina. Ang ibig kong sabihin ng Ginoong ko, kung totoo mang si Jose Laksamana ay nagnakaw, ang kanyang pagnanakaw ay sakina, banal, at ang isang taong katulad niyan, kailanman ay hindi maaaring maging isang kriminal. Hindi maaaring maging isang mamamasang tao. Kayo man, Ginoong ko, at sino man sa nangyari kayo, na malaan na pakatapos. Sino gumagamot? Kasi Alberto. Hindi siya pinupunta naman. Magbabayad sa kanya kahit yun eh. Chief, pare pa pala ang telepono mo. Salamat. Ano? Subay sa ito sa hospital? Mahal kong baka ko si Dr. Alberto Lasamada. Ako si Jose Laksamana, kapatid ni Dr. Alberto. Hindi ko siya kakausap.
Sige na. Kailangan ko siyang makita at makausap. Hindi maaari. Yan ang bibilang doktor. Hindi ko ba? Hindi ako naniwala ng sabi sa akin kaya siya ang pamayin natin. Kaya nagdala ko ng 2,000 piso ang lahat ng ito'y para sa kanya upang siya gumalik. Nakakala ko pa yun. Hindi pa wala yung lahat. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin na naman may wala na luna? Wala kang bago. Wala. Hindi maaari. Hindi ba? Ako. Atawakan ko lang, Doktor. Sandali. Bakit ka tumatak mo? Saan ako punta? Mamamay malumak. Atawakan ko lang, Doktor. Malumak? Ang gabi mo. Lahat ko saan ako humingi ng tawad sa kanya. Hindi din ng Doktor eh. Hindi sumari na pausa. Mabuti sa bahan mo. Patawagin natin siya. Halika. Magpatalim mo. Jose Laksamana Jr. Bilang C-127. Mamayang hapon, sa ganap na ikatatlo, ikaw ay bibitayin sa silya elektrika. Alinsunod sa hatol ng katastasang hukuman. Ngayon, maaari ka nang humiling ng gusto mo. Liban na lang sa paglaya. Kung maaari ko sana, ibig kong makita ng aking ina. Pagkat ibig ko sana. Huwag na po pala. Huwag na ang aking ina. Sapagkat, maaari siyang mamatay kapag nakita niya ako sa ganitong katangian. Kung maaari ko, hindi ko makita ang aking kapatid na pare. Maaari. Saan namin siya makikita? Siya po'y kura doon sa Mandaluyong. Hindi ko sa kanya ako mamabisal. Bago ako mamatay. Aming pasusundan. Ngunit, kailangan mag-visit ka muna nito. Ay, may. Hindi ko mapakali. Nabasa mo na papahayag ah? Oo. Alas tres. Hindi ba? Wala ko na pang magagawa. Ginawa ko na ang aking mga gawa. Anong balita mo kung sa kanya? Siya'y manuklap. Ikaw ang doktor? Bakit hindi mo siya lunasan? Nawala na ako ng titulo. Ngunit hindi ako niya tumulong. Nabalitaan mo na dito po kayo, Pepe. Oo. Mamayang hapon na nasipes. Naparito nga ang isang tao galing sa Bilibid. At ang sabi eh, pinagkatawag mo ni Pepe upang mag-umpisa. Padre Juan, ibig ko mag-upsal. Alam ko yan, Pepe. Kaya nga ako napalito.
Handa na. Nung tayo maliliit, may tatlo na kayong tawagin natin mula kapagkat ako'y talagang sinungaling. Ngunit, ngayon tayo malaki na. Bagamat hindi ako nagkaroon ng magandang kapalaran katulad ninyo, hindi ako masamang tao. Alam ko rin yan, Pedro. Totoong nagnakaw ko sa silangan factory. At ang lahat ng yun ay ginawa ko sapagkat may sakit ang mama. Tumutulong lamang ko sa kanya. Ibig kong tumulong. Ngunit, wala akong pinatay ng tao. Hindi ako tumatay ng tao. Maniwala ka sa akin, Juan. Maniwala ka sa akin. Naparito kami upang hilingin ang iyong tulong. Pupul kay Pepe? Oo. Alam namin na galing ka sa kanya sa munting lupa. At sa iyo siya huli na mag-isa. Ibig sana namin ipagtapat mo kung may sana siya o wala. Ikaw lang ang tanong nakakaalam ng katotohanan. Mga kapatid, kinalulungkot ko. Wala akong magkakaroon. Ngunit ang mamay malukha. At kung hindi natin maililig sa si Pepe, maaaring kamatay mo. Ang lihing na'y pinangbaya sa akin, sa aking pisal, hindi ko maaaring. Ganap na ikatlo ngayon hapon. Ang bilanggong Jose Laksamana, bilang 1277, ay bibitayin. Utos ng direktor na manahimik kayo lahat at ipagdasal ang kanyang kalwa. Ready, sir. Bring in the condemned man. Dahil sa hindi tayo nakasama natin si Pepe, wala naman kasalanan, ikaw may kasalanan ng lahat. Maamin ko na presensya na yun hindi tayo ng tao na ikaw may kasalanan. Kumuro. Kumuro sa akin, kumuro ko naman. Nahalaman mo lang mangyayari si Pepe sa ngayon. Na maaaring mangyayari sa akin. Ayos mo naman ikaw sa ngayon, tingnan mo. Diba, hindi na naman talaga pumatay sa sirena na sila na pangkulit. Get out.
Sige, kami. Hindi siya. Kaya sa mga, ay wala niyo po. Ako nakamatay. Sila ng pantry. Diyan ka, ha? Nasabi ko siya dito. Dali ka. Na marami na rin mga buhay ang nailigtas kasi wala akong magawa ngayon. Wala akong magawa. Bakit pa kaya wala si Ramon? Dapat sanang tayo ipagkakasamang lahat. Lalong naroon na sa mga sandaling katulad ito. Sapagat ngayon, tayo ang aming na naman. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadyang sakta ng inyong balita. Ano? Naintindihan ko. Amado, tagsigin mo na yung gusto na iyong mama. Sige na. Thank you.
Bebang. Hindi ka daw ba? Opo, Mama. Salamat. Patawahan ko sana ni Bebang. Lagi ako nakahandang magkatapos sa aking mga hindi ako lubos na naniwala. Pinagdadasilan niya sa pupibay. Ang beso. Alam ko lagi kang nakahandang maglumbos sa amin. Ikaw na maraming buhay na naibigkan. Ibigkan mo kaya ang ginawa mo ang lahat ng magagawa mo upang ilig ka si Betty. Hindi ba? Juan? Natatandaan mo ba nung Pasko? Ang sabihin ko sa'yo, kasaka hindi matingan ng isang pagkakataon. Hindi ko sa'yo ang isa. Opo, Mama. palad ka sa wala ng kuryente. At kung hindi ay... Hindi naman. Hindi po ang aking buhay sa pagkawala ng kuryente. Sapagkat may isang makapangyari ng hindi sa lahat na siyang nagliit sa akin. At utang sa kanya ng aking buhay. Ano'y walang iba kung hindi siya. At kung hindi dahil sa kanya, nawala ka pa rin sana ng sarap. Maraming salamat sa inyo, Panginoon po. Utang po sa inyo ang aking buhay. Pero, huwag kang mawawala ng pananampalataya sa kanya. Sapagkat natitiyak kung ano man ang hilingin mo, ay hindi ka mabibigo. Pagkakaloob mo sa iyo. Panginoon po, nais ko po magkipag-isang bibig sa lalaki ito. Oo, mahal ko. Magpapakasal tayo. Dito tayo matitira, kasama natin ang mama. Bakit ayaw ba? Ayaw mo ba siyang makasama? Nais ko yung siya ay malupang. Malupang? Malupang. Sina ka na, mama. Huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok. Utang na daw. Ngayon, malupang lang, mama. Apando, nalalaman kong nais. Nais mo siyang makita at mahal mo siya. Ngunit siya ngayon sa mga doktor, isang biglang kasayahan o kalungkutan ay maaaring magpadali ng kanyang buhay. Kaya po nang lalong, Pepe, huwag ka na pumasok. Bakit tumigil si Amado ng kanyang pagtukto? Mama. Ramon, ang aking anak. Hindi ka lamang dumating ng hindi sa araw ng Pasko. Hindi mo ba alam ang anak
Opo. Kaya't meron akong mahalagang pamasok kong nilahalit sa inyo. Ako po na sabi. Alam ko. Si Pepe. Nariyan ba si Pepe? Nariyan po. Pepe. Diyos ko. Hindi po ako marunong magdasal na katulad ng iba. Ngunit ang sinasabi ko ngayon nang gagaling sa kayong butulan ng ating dibdib. Kailanman, hindi ako tumututok sa inyo. Kasi anong gawin niyo sa akin, sumusunod ako. Ngunit ngayon, sinasama ko sa inyo na pumaring. Pag nung kunin sa akin ang aking mama, pagkat minamahal ko siya. Nandiyan na ba si Pepe? Hindi ko siya makita. Mama, huwag na tayong bumago naman. Ang mamang tayo niya, mama. Pag naman mo, pinakalaman ko, hindi naman pagtuluhan niyo po, mamamatala niyo. Parang ama na ninyo sa akin. Mahabag kayo sa akin. Huwag niyo lang po na ito. Diyos ko, sumasambla tala ako sa inyo. Nasa sa akin kayo na lahat, hindi na anak, magayang matay.